Charles Barkley mga idol, nirilto nga itong si Andre Davis matapos ang kanyang performance against sa team ng Boston Celtics. Kung saan mga idol, nagtala nga siya ng 17 points lamang at 16 rebounds. Banat nga kay AD na ito ni Charles Barkley, sa kanyang araw opinion ay dapat sisihin na itong si Anthony Davis. Hindi ito si Russell Westbrook or si Coach Frank Vogel. Ito daw si AD ay dapat na nasa kanyang prime. Dapat daw isa na siya sa mga 5 best players ngayon sa NBA. Pero hindi nga yan ang ginagawa ngayon ni Anthony Davis. Kaya nga itong si Charles Barkley ay nagsalita na. Dagdag niya pa na kung mananalo nga daw itong Lakers, kinakailangan na ito ni Anthony Davis na mag-dominate. Pero hindi naman ibig sabihin niya na hindi na maganda ang nilalaro ni AD ngayong season. 24 points per game siya mga idol, 10 rebounds and 3 assists. Tapos very solid din siya sa kanyang depensa, 1.3 steals and 2.2 blocks. Pero nga kasi mga idol, siya kasi si Anthony Davis, napakataas ng expectation sa kanya. Inaasahan din na magdo-dominate nga siya every game, kagaya nung ginawa niya nung first season niya sa Lakers. Pero ngayon season mga idol ay hindi na nga natin nakikita yan kay AD. Wala pa nga siya ni isang dominant performance ngayong season para sa Lakers. Kaya nga siguro nasabi na ito ni Charles Barkley na sisihin dapat itong si AD, hindi si Russell Westbrook or si Coach Frank Vogel. So ano bang masasabi nyo dito mga idol? Sumasang-ayon ba kayo sa pag-criticize nito ni Charles Barkley kay Anthony Davis? Komento nyo lang mga idol ang inyong mga opinion. At para nga sa ating susunod na balita mga idol, Golden State Warriors panalo against the Blazers 104-94. Itong si Steph Curry mga idol, nakashoot ng 6 na 3-pointer, 22 points ang kanyang itinala. At matapos nga niyan mga idol, 10 3-pointer na lamang, lalampasan niya na itong si Ray Allen sa number 1 all-time 3-point record. Ito nga si Steph Curry ngayon mga idol, after ng game nila, meron siyang 2,964 3-pointer, si Ray Allen ay may 2,973. Pero ang malaking kaibahan nga nila, etong si Steph Curry ay kinakailangan lamang ng 786 games, samantalang si Ray Allen ay 1,300 games. Kaya nga't maraming namamangha at kasama na rin siguro tayo doon mga idol sa ginawa nga neto ni Steph Curry. At posible nga sa next game nila against sa Philadelphia 76ers ay basagi na nga talaga neto ni Steph Curry ang record ni Ray Allen. At sakto rin yan, kalaban niya nga ang kanyang kapatid na si Seth Curry. So yan nga mga idol, talagang kaabang-abang yung laban ng Warriors at Sixers at baka nga gumawa itong si Steph Curry ng napakalaking history. So yan nga muna mga idol ang ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!